Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Yahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." Kaya, mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tagyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tagyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha." Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalwalatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang pariseyong gustong subukin si Jesus. Kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalangnan niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag pinalayas at hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayun din naman, ang babaeng magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba
ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi umikilala sa paghahari ng Diyos tulad ng pagkilala ng isang maliit na bata ay hinding-hindi paghaharian ng Diyos." Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.